Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, bibigyan ko sa inyo ng mga what to expect. Ano ba yung mga dapat mong i-expect, lalo na kung first time mo lang at gusto mo magpunta sa Taytay Tiangge para mamili ng pang-aura, pang-OOTD, dahil nga nababalitaan mong mura lang doon. And mga tips na rin na pwede mong magamit or makatulong sa iyo para maging prepared ka kapag nagpunta ka sa Taytay Tiangge. So, if you're interested, just keep on watching this video. So, ayun, gumawa ko ng mga listahan ng dapat kong sabihin para hindi rin ako malito at hindi ko makalimutan kung ano yung sasabihin ko sa inyo. Ano nga ba itsura ng Tiangge, ng Taytay Tiangge? Ano bang meron doon? Bakit nga ba mura doon? Saka, ano ba yung mga mabibili doon? Yung itsura ng Taytay Tiangge, para lang siyang Divisoria. Kaya lang, dito sa Taytay Tiangge, mas organized yung mga stall, yung mga nagtitinda ng damit doon. Mas organized sila talagang hindi ganun kagulo. Yun. Saka yung kalsada doon is malinis talaga. Although, nababalitaan ko nga na yung Divisoria is malinis na rin yung kalsada ngayon, pero hindi ko pa kasi siya napuntahan ulit. Sa Taytay Tiangge, bilihan siya ng mga damit. So, mura siya kasi doon yung bagsakan. Pag sinabing bagsakan, direct from Mananahe, tapos binabagsak doon sa Taytay Tiangge para ibenta. Kaya siya mura talaga. So, anong meron sa Taytay Tiangge? Ang mga tinitinda sa Taytay Tiangge, lahat ng gawa sa tela meron doon at murang-mura lang talaga. Dito kasi sa lugar namin, may tinatawag na sample, palengke, ganyan. So, yung mga tinitinda doon, parang kalahati ng price ng tinitinda sa sample is ganun lang yung price ng tinitinda sa Taytay Tiangge. Na napakamura lang talaga kasi nga, bagsakan doon direct from Mananahe. So, konti pa lang yung patong doon sa presyo. Unlike kapag binili doon, tapos ibebenta, syempre mas may patong pa, diba? So, sobrang dami ng store doon. Last Saturday, August 24, 2019, so, nagpunta kami doon sa Taytay Tiangge. Napakarami talagang tianggean. Tapos sa bawat tiangge, maraming stall ng mga damit talaga. At ang mumura lang talaga. So, yung mga tinitinda nilang mga damit doon is may mga pang-office, pang-bahay, pang-aura, pang-swimming, pang-bata. May mga pang-lalaki rin doon, pero bihirang-bihira. Mostly talaga is pang-babae yung mga tinda nilang damit doon. Pero may makikita ka pa rin naman na mga pang-lalaki na tinitinda nilang damit. Talagang tsatsagain mo lang din talagang maghanap. Tapos may mga dress din doon at ang mura niya lang compared talaga doon sa dito sa amin sa may sample. Yung 450 sa sample, makikita mo siya sa may Taytay Tiangge na ganun lang din yung na same lang ng tela, same lang ng design na 200 lang. Ganun siya kamura. Tapos meron pang mga long dress na tinitinda doon. Naalala ko, yung binili kong long dress na ginamit ko nung grad ball is ang presyo nun sa Divisoria is 700 something, ganyan yung presyo sa pagkakaalala ko. Pero nakakita ako ng ganun mismong design sa ganun talaga, as in same lang. Tapos ang presyo niya is 300 lang. So masasuggest ko talaga yung Taytay Tiangge, lalong-lalo na kapag gusto nyong makahanap ng murang masusuot sa mga pang-events. Pero gown, hindi ko alam kung may gown doon. Siguro, i-search nyo na lang din kung nagtitinda ng gown doon sa Taytay Tiangge. Kasi nung nagpunta kami, hindi naman namin naikot lahat ng Tiangge doon. Bale, ang napuntahan lang namin is All-Star Tiangge, Bagpi, Igpay, Octagon, Maswerte. Yun lang yung napuntahan namin, yung naikot namin. About naman kung paano makapunta sa Taytay Tiangge, kung may sarili kayong sasakyan, mag-waste na lang kayo. Kasi nung pumunta kami doon, may sarili kaming sasakyan,
nag-waste lang talaga kami. Nakarating naman kami nang hindi kami naliligaw. May parking lot naman sila doon. So may tapat nung mga nagtitinda ng tela. Yung mga tela lang talaga mismo. Nakatabi ng octagon. Sa tapat nung telahan na yon, may parking lot doon. Ewan ko lang kung may mga parking lot pa doon. Pero sabi nung iba na mga napanood kong vlogger is may marami daw parking lot doon. Kaya lang, siyempre, kapag dagsayong tao, paunahan lang din sa parking. So, mas maganda siguro kung may sarili kayong sasakyan, umaga na lang kayo magpunta. So, ano pa ba yung mga dapat mong i-expect kapag magpunta ka sa Taytay Changge? Pag-usapan natin about sa sizes ng mga paninda doon. Sa sizes, halos lahat ng damit sa Taytay Changge is pre-sizes. Medyo madalang lang din talaga yung mga may plus size. Pero meron naman. Kaya parang tsatsagyain mo lang talaga na maghanap. Kung matsaga ka naman maghanap, meron at meron ka pa rin talagang makikita. Pero karamihan talaga ng mga tinitindang damit doon is pre-sizes. May mga stall na hindi nila inaalaw na magsukat kayo ng damit. So, sa sizes, tatantsahin mo pa kung kasya ba sa'yo yung damit na yon. Pero, kung payat ka, ay nako, walang problema yung pamimili mo doon. Talagang madaming magkakasya sa'yo. Lalo na kung sexy ko, napakarami mong mapagpipilian. Kasi halos lahat ng paninda doon is mga pangpayat talaga, mga pang sexing katawan talaga yung mga tinitinda nila doon. Tapos, ang mumura lang may 35, may 25 pag wholesale. So, talagang recommended talaga kapag payat ka or sexy ka is doon ka na lang mag-shopping sa Taytay Changge. Lalo na kung marami ka talagang gustong bilhin na damit. Siguro, tip ko na lang din kung about sa sizes pag-uusapan, piliin mo yung sa tingin mo maluwag sa'yo. Huwag yung parang nag-aalangan ka kung kasya ba sa'yo yun or fitted ba sa'yo yun. Yung maluwag sa'yo, mas maganda pag ganun. Kasi pag maluwag, syempre, pwede mo pang i-repair para maging kasize mo talaga. Pero kapag masikip, wala na tayong magagawa dun. About naman sa quality ng tela, may mga halos magkakapareha lang pagdating sa style at design nung damit, pero iba yung telang ginamit. May mga ganun kayong ma-encounter. So, if may magustuhan kayo, check nyo muna yung quality ng tela kung okay yun sa inyo. Kung makapal ba yung tela na yon, kung manipis ba. Kasi ako, naka-encounter ako ng ganyan sa Taytay Changge. Meron ako nagustuhan na ganung design, pero manipis yung tela niya. So, nag-ikot-ikot pa muna talaga ako. Tapos nakakita ko uli ng ganong style ng damit, tapos makapal yung tela. Tapos, tip lang din, bago nyo bilhin yung item o yung damit na nagustuhan nyo, check nyo munang mabuti. May sira ba? May mancha ba? May problema ba? So, kung meron kayo nakita, pwede nyong papalitan yon kasi may stock pa naman sila. Kaya, make sure bago kayo umalis sa stall na yon is nakita nyo muna yung problema dun sa damit na napili nyo bago nyo siya bilhin. About naman sa price, yung presyo depende talaga sa damit. May 35, yung mga tag 35, 25, mga sando, mga crop top na malili at mga pangpayat, mga ganun. T-shirt, yan, may mga tag 35 na ganyan. May mga pang-office, yung meron akong nakita na pang-office, set na siya. May blazer, tapos may skirt. Alam mo ba kung magkano lang? 230, diba? So, yun, kung naghahanap ka ng mga pang-office na damit, na mura lang yung pasok sa budget mo, punta ka na ng Taytay, diba? Sulit siya, if maramihan ka talagang bibili. So, ayun yung mga i-expect nyo kapag pupunta kayo ng Taytay. Yun, nabanggit ko na yun, ano ba yung meron doon? Yung tungkol sa size, sa quality ng tela, sa presyo. Yun yung mga pwede nyong i-expect sa Taytay Changge.
siyempre, binigyan ko na rin kayo ng mga tips. So, this time, magbibigay ko ng mga additional tips na makakatulong sa inyo para mas maging handa kayo kapag pupunta kayo ng Taytay Tiangge. Ang pinaka-importante talagang tips para sa akin, ha? Dapat may nakalaang budget ka talaga if maisipang mong bumili sa Taytay, mamili sa Taytay Tiangge. Kasi marami ka talagang pagpipilian doon. Pero, kung malayo ka talaga sa Taytay, tapos gusto mong pumunta talaga doon para mamili lang ng isang item, sis, huwag mo na ituloy, ha? Please lang. Kaya ka nga pupunta sa Taytay Tiangge para makatipid ka, tapos pupunta ka doon ng layo-layo mo pala, tapos isa ng item bibilhin mo. At payo lang din, stick with your budget. Kung ang budget mo, 1,000 lang, kung yun lang talaga yung napagplanuhan mo, mag-stick ka lang doon. Kailangan, dapat, hindi na lalagpas ng 1,000. Pero, depende pa rin sa'yo yun. Kasi, kung may pera ka naman, di ba, why not? Kung may marami kang pera, kung di mo naman problema yung pera, sige lang, tuloy mo lang yun. Pero, kung nagpunta ka lang doon talaga para magtipid at may nakalaan ka lang budget doon, mag-stick ka lang doon talaga sa budget na pinagplanuhan mo. Kasi, baka sa sobrang overwhelm mo, eh, hindi ka na aware, wala ka na palang pera, ha? Saka remind ko lang din, hindi mall yun, ha? Cash ang dalhin mo. Smaller bills lang yung dalhin mo. 100, 50, 20, ganyan. Mga ganyan lang. So, next tip, alamin mo muna yung schedule nung mga tiangge kung bukas ba yon ng araw na gusto mong pumunta. Sabi nila, ang magandang araw is Monday at saka Thursday kasi yun talaga yung mga baksakan days. Basta alamin nyo muna yung schedule. So, ako, hindi ko nababanggitin yung schedule kasi ang pagkakaalam ko, minsan paiba-iba sila ng schedule. Siguro, isearch nyo na lang din. Lagi naman nalang sinasabi, Monday and Thursday is yun talaga yung pinakamagandang araw na pupunta ka kapag gusto mong mamili sa Taytay Tiangge. So, next tip, magsuot kayo ng damit na komportable kayo. Mainit sa loob ng mga tiangge. Lalo na kapag maraming tao talaga. Wear something na alam mong hindi ka maiinitan, tapos komportable kang gagalaw. Mas okay siguro kung something na stretchable yung pangbaba mo. Para makagalaw ka talaga. Suggest ko lang din siguro mag-rubber ka na lang para in case na maraming ang tao. At alam mo na, hindi natin ina-expect baka bigla kang matapakan, at least close shoes, diba? So, next tip, magsama ka ng mahaba ang pasensya. Or yung mahilig din mag-shopping. At saka mas okay din talaga na magsama ka. Or at least 3 kayo kasi nga may mga wholesale price doon. Sayang din yung 10 piso, yung 5 piso na matitipid mo. Ito, importante din, no? Magbaon ka ng tubig. Sabi ko nga, mainit doon. Mas okay rin if magdala ka ng pamunas ng pawis mo. Eh, mamaya hindi mo papansin, naliligo ka na pala ng sarili mong pawis. Next, bring eco bag. Mahirap magbitbit kung magre-rely ka lang sa mga plastic na bigay ng tindera sa'yo. Mamaya hindi mo napapansin, nalaglag na pala isang plastic. O, diba? Yun. May nakalimutan pa ba ako? Siguro naman, wala lang akong nakalimutan. Pero kung may nakalimutan ako, siguro ilalagay ko na lang sa description box. Or kung mapanood nyo itong video na to at may gusto kayong idagdag sa tips ko, comment nyo lang sa comment section para matulungan natin yung iba. Lalo-lalo na kung first time lang nilang magpupunta sa Tiangge. So, yun. That's all. Thank you for listening. Please don't forget to subscribe to my channel. See you on my next video.